Alright, what's up mga bro? Bili tayo ngayon ng ano, coolant para kay Click. Napansin ko kasi nasa andun na siya sa lower level. Yung sa may ano, sa may coolant reserve ano. Okay, ibig sabihin nun ano, hindi masyadong na puno yung radiator natin. So humihigop kasi yun doon kapag kulang yung laman ng radiator. Tapos based naman sa manual, kapag nabawasan yon nasa lower level, ilan, dagdagan mo ng konti. Bandang gitna siguro, yan. Okay, bibili tayo ng ano, coolant sa Honda Daoguan Zone. Yan, para mag-top up tayo nun. Pakita ko sa inyo kung paano mag, ano, lagay ng coolant. Check na din natin yung radiator kung napuno na ba siya. Yan, baka kasi kulang yung ano, ilagay nga ng ano, coolant. Bago pa lang kasi to, 300 pa lang ang tinatakbo. Balik ako kayo pag nasa Honda Daoguan Zone na tayo. Ayun, dito na tayo sa Honda Daoguan Zone. Tayo ng coolant. Ito ako nabili si Click eh. Kano yan? Ha? Si. Nag lower level na yun sa akin eh. Siguro hindi yun napuno no, nung nilagay sa factory no. Humigop 'yon no, kaya nabawasan. Ito yung coolant na nabili natin. Pre-season, all season premix coolant type 1. Thank you bro, salamat. Yo, nabili na tayo. Tawin muna ako tapos bukas na lang natin nilagay, syempre. Bawal yung ilagay ng mainit ang makina. Alright, ito yung coolant natin, ano, na nabili. Yan, type 1 coolant, all season premix, coolant type 1. Expiration date nya, December 2023. Yan, so December ngayon. Pero hindi na susundin natin kasi gagamitin na natin yan eh. May nakasulat kasi dito, after turning on the bottle, kapag binuksan nyo, it should be used within 9 months. Kapag ba, binuksan nyo na, 9 months. Kailangan magamit nyo na lahat bago siya ma-expire, ano. Ayun ang susundan natin kasi yun nakalagay dito eh. So ngayon, December. So, 9 months after. Hanggang doon na lang natin siya pwedeng gamitin. Sa manual naman kasi na Honda, hindi nire-replace eh. So, top up lang talaga. Pero siguro, mga 10,000 kilometers. Palitan natin kasi sayang naman to. Dami-dami. Dito maubos sa top up lang, ano. 10,000 siguro palitan ng coolant. Yan pala yung ano, coolant level natin. Yan. Nasa low na siya. Tanggalin muna natin to. Tsaka itong radiator cover. Itong radiator cover, 8mm. Tatlong bolt yan. Ito, dito, tsaka dito. Tanggalin ko na lang. Yan, tanggalin natin radiator cover. Tatlong bolt. Maliliit, 8mm. Tanggalin din natin itong cover ng reserve. Kailangan sakto yung ano, Phillips head na gamitin nya. Pagkatanggalan natin ito, line lang natin yung pataas. Tagalan natin yung cover. Yan, medyo mataas pa naman pero nagbawas na talaga siya kasi nung dati nasa upper level yan eh. Yan, medyo nasa lower level na siya. Mag-refill na tayo pero check natin yung radiator. Yan, kung napuno na ba kasi malamang humigop yan dito eh kasi siguro nga
sa factory line or sa ano, sa assembly line, hindi nila napuno masyado. Normal naman daw yan sa mga bagong ano, contact leak, pati ADV ganyan, lahat ng may liquid cooled na ano, system, liquid cooling system na Honda. Normal na pagbago, siguro hindi masyado napupuno to, kaya nagbabawas ito sa reserve. Kasi kapag kulang to, nag-o-open yung valve nito eh, saka siya umihigop, yan, pressurized, by pressure, yan, nag-o-open yung valve by pressure, kasi spring loaded. Check natin to, itong ano, radiator kung puno ba. Counterclockwise. Yan, ikutin yung ganyan. Tapos tanggalin nyo na. Hindi ko lang alam kung kita nyo, ang hirap kasi eh. Pero puno siya. Puno siya. Yan, hindi ko lang kung kita ha. Pero puno siya hanggang dun sa lip nung ano, nung cover ng radiator. Nandito. Hanggang dito yung level niya. Dapat hanggang dyan lang yan. Ito yan, spring loaded yan eh. Ito yung hose niya. Ayan, pag nilagay mo to, nakasara yan eh. Pag lang may pressure, nag-open tong valve. Maangat tong ganun. Saka siya higop dito. Ayan, pero puno pa naman yung coolant natin. Ibig sabihin na puno na. Dahil sa bumawas dito. O dagdagan na lang natin to. Pero ganyan, pag nagkulang na yung ano nyo, may iba, nauubos pa yung ganito eh. Check nyo kung puno yung radiator. Kailang sakto lang dito yung level. Pag sinara mo, sakto dito. Balik na natin itong ano, radiator cap. Tapos nyo lang dyan. Tapos counterclockwise. Make sure nyo na ano, nakalapat, tapos nakaharap sa inyo. Ang dahil, magbubukas na kayo nito pag ano, malamig yung makina. Ano, never open when hot. Nakalagay. So, mag-refill naman tayo ng ano, ng coolant dito sa reservoir. Ayan, buksan natin yung cap. Angatin nyo lang. Ayan. Ayan na itsura niya. Cover. Tapos salina na natin ang coolant. Pabuti natin dito sa upper level. Ayan yung nakalagay sa manual. Gamit tayo nito para madali yung budo. Tapos yung coolant natin. Buksan natin, salina na natin to. So pre-mix to ha, ito yung recommended. Honda coolant talaga. Ano, ano siguro yan. So, punasan nyo yung mga excess. Yan, punas. Spike natin yung cover. Hindi nyo lang. Make sure na nakalapat na buti ah. Guti-guti nyo. Nakasilyado to. Yung lip kailangan naka ano, nakasakop na ganun. Okay na, lapat na. Punas-punas. Balik na natin to. Ito dapat nakasuot din to. Nakita nyo yan. Ngayon yung suotan dito. So ito, suot din natin. Lapat nyo mabuti. Wala, lug. Lapat na yun. Nasakot na ikot lang. Siguro gamitin ko muna ng mga ano, ng mga
ilang weeks or buwan, ano. Tapos check ulit natin yung coolant level kung nagbago ba. Nandun na siya sa may upper level, may guhit. Reset pala natin yung ano, trip A para makita natin kung ilan yung may tatakbo bago ko i-check ulit, ano. And total mileage nito 363. Reset natin yung trip A. And 0. Trip B, reset na natin. And total mileage 363. Balikan ko na lang kayo pag medyo nagamit ko na. Tapos check natin yung coolant level kung nagbago ba. Doon tayo sa may upper level na. Alright, update after. Check natin yung ilang kilometers na itinakbo. Yung trip A at trip B natin. And 721 kilometers. Ah, nagbawas na naman. Andun na naman siya sa lower level. Yung coolant natin. Pero, napansin ko tong ano, tong coolant dito sa ibabaw. Mas tumaas siya. Ano? Ano? Mas tumaas. Ibig sabihin, humigop ulit siya. So, hindi pa siya puno. Ano? Ayan. Gawin ko, mag-top up na lang ulit ako. Tapos, check na lang ulit natin kung magbabawas pa rin siya. Ano? Feeling ko, hindi na yung magbabawas. Yun na yung pinaka-ano niyan. Sagad niya nabawas. Sabihin, puno na talaga itong radiator. Ayan, siguro yung mga natapon na yan, mababawas. Mababawas yan. Pero, konti na lang yan. Konting-konti na lang. Refill ko na lang ulit to, lagay ko sa upper level. Tapos balik ako ulit ko, siguro after 1,000 kilometers ulit, no. Ano, ganyan lang yun, eh. Hindi na nabawasan, eh. Parang nung mga 200 to 300 kilometers, nagbawas na siya, ang ganyan yun. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin nabawasan. Yan, na-refill na ulit natin, nasa upper level na. At siguro babawas pa yun ng konti kasi medyo may natapon tayo na minuksan natin yung ano, radiator cap. Reset ulit natin yung ano, trip A at trip B. Trip A, reset. Sir, trip B, reset. Yan, okay na ulit. Trip A, 0. Trip B, 0. Yan, balik ako na lang kayo, ano, after siguro 1,000 kilometers ulit. Tapos check natin kung nagbawas pa rin. Konti lang siguro mababawas doon. Yung natapon nga sa radiator cap, ano, nung binuksan natin. Ayan, final update tayo sa ano, coolant natin. So, chinay ko kanina. Mga ano na, 1,000 na inatakbo plus. Parang 1,000 plus eh. Hindi na siya nagbawas. Konti lang. Hindi kagaya dati na sobrang dami talaga nabawas na halos ando na ulit sa lower level, no. Tapos konti pa lang ang natakbo. O ngayon, konting-konti lang yung nabawas niya. So ngayon, mukhang itor na lang din natin kung magbabawas pa ulit. Pero 1,000 plus na eh, kapraso lang nabawas. Normal lang kasi na nagbabawas talaga. Kasi ginagamit mo eh, babawasan talaga yan. Pero dapat konti-konti lang ang bawas. Hindi yung sobrang dami kagaya nung last time. Ano? Ibig sabihin niya, napuno na yung radiator natin. Puno na talaga siya. Kaya hindi na siya masyado nagbabawas. Yung normal na bawas na lang. Na ano, dahil sa paggamit. Yan. Tapos yung coolant natin, siguro i-flush natin bago ma-expire yung binili natin coolant. Kasi sayang eh, ano. So within 9 months, dapat magamit natin yon. Flush natin, gamitin natin. O, siguro, ano, after 10,000 kilometers, ano, palitan na natin ang coolant. Para naman hindi sayang. So, uwi muna ako, tapos pakita ko na sa inyo yung ano, yung coolant level natin, ano. Yan, pakita ko na sa inyo yung ano, coolant level natin. Natin to. Yan, oh. Hindi na siya nagbawas. Okay na, mas baba yan ng konti. Bandan dito sa baba ng guhit. Kasi malamig pa yung makina nun. Ayan, kagagamit lang kasi natin kaya medyo umangat siya. Normal yan. Unlike last time, nung itinakbo natin ng 700 kilometers, nandito siya eh, no? Sa lower level.
Ayan, andun pa rin sa upper level. So, ibig sabihin, puno na talaga yung radiator. Tapos hindi na siya nagbabawas ng sobrang dami. Ano. Oh, tapos na ulit niya. Hindi ko sinasalina niya, na. Hindi ko kayo niloloko. Hindi na talaga nagbabawas. Kagaya dati. May ako nabalik yan. Pakita ko sa inyo yung tinakbo ng motor. Total mileage, 2,283. So, nasa 1,000 plus talaga yung tinakbo na natin. Okay, ito ko natapusin yung vlog, no? Alright mga bro, ride safe!